destiny, and we believe that you and I, we are people of destiny. Actually, there's a passage in Jeremiah chapter 29, verse 11. It says here, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." Alam niyo po sa passage na to, it says here that our God is a God who has a plan for us. Okay? And minsan tayo po, no, nahihirapan tayong tanggapin or unawain or lunukin na parang talaga bang may plano ang Panginoon para sa atin? Because a lot of times we made plans and apparently yung mga plans natin, or minsan may mga taong nagsabi, may plano ako para sa'yo. May nagsabi na ito yung plano natin, ngayong bakasyon na to, dito tayo pupunta. Pero yung mga plano na yun, nanatiling drawing. Sino naka-experience ng drawing? Sino hanggang ngayon yung swimming ng at reunion nyo, drawing pa rin hanggang ngayon? Yung parang, okay, ito gagawin natin. This is our plan. But apparently, those plans are not coming into pass, no? But apparently, here, no, sa passage ito, makikita natin, sabi dito, declares the Lord. It is the Lord who told that He has a wonderful plan for us. And our God is not like human being. He is not like man. He is not like you and me na sumasablay, na hindi natutupad ang mga pangako. Our God is a God who has a plan. And apparently, the plan here, it says, plans to prosper you and not to harm you. Okay? May nakapanakit na ba sa inyo? Grabe. Sino nasaktan na? Di ba? Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo, nasaktan ka na ba? Ayan, grabe. Madami nakakasakit sa atin, no? And sabi dito, not to harm you, plans to give you hope and a future. Our God is a God who has a future, a plan, a hope that is for us, bawat isa sa atin. Sabi mo sa katabi mo, you have a destiny. Sabi mo sa kabila ng lahat. Okay? Sa kabila ng lahat na ang tingin natin, parang hindi nagtutugma ang mga bagay-bagay. Parang wala, pastor. Kahit na pong gawin kong tumbling, pambihira po, parang walang destiny. Abang po ako ng abang, parang walang nangyayari. On our own, talagang nako po, mahirap at imposibleng maganap ang mga bagay-bagay. But with the Lord, everything is possible. And all that God is a God who is giving us a hope and a future. Sabi nga ng ating senior pastor, nung mawala na ang lahat, huwag ka lang mawawala ng pag-asa. Sabi mo sa tabi mo, huwag kang mawawala ng pag-asa. Kung pinopormahan mo yung katabi mo, ang ganda sana na sabi niya sa iyo, huwag kang mawawala ng pag-asa. Praise God, no? So, recap lang po tayo. Last week, tayo po, praise God, sa ating pong Destiny Discipleship Conference. Praise God, no? Sino po naka-attend noon, naka-join? Right? Nangusap pa ang Panginoon sa inyo? Grabe, no? Amazing yung conference na yun, no? Napakaganda ng ginawa ng Panginoon sa conference na yun. Yung theme natin ay yung passion and purity, no? And so, ngayon pong linggong to, supposedly tayo po ay magja-jump back doon sa ating series, yung series nating Believe, Belong, Become, and Build. Supposedly, we're about to come back on that. But we realize, no, nito pong linggo na to, that it's important to linger more sa kung ano yung ginawa ng Panginoon sa atin nung conference yon. And doon po sa mga hindi naka-join, we would like to give you some perspective, no, regarding what we receive on that, no, regarding passion. We will be talking more about passion ngayon pong araw na ito. Is that an amen? Are you excited for that? Sabi nyo nga, passion. Yan, lagyan nyo na ang passion. Passion! Yan! Alright, not fashion, but passion, alright? Ngayon pong linggo na to, tama ba ngayon ay Palm Sunday? Kung kayo po ay nag-travel na, no, nakita nyo, pambihira, dami ng palaspas. Okay, and we, Philippines, no, bilang isang Christian nation, we are very familiar at lagi po nating nare-reminis yung nangyari po sa ating Panginoon, yung tinatawag nating Passion of the Christ, no? We are celebrating the Holy Week, which commemorates, no, yung pong suffering and death of Jesus on the cross para po sa bawat isa sa atin, no? And ang ano po, no, Christianity as a whole, no, has dubbed Jesus' suffering and crucifixion as the Passion of the Christ, no? And this tells us that God is a passionate God. Sabi mo sa katabi mo, my God is a passionate God. Right? God is a passionate God, and we, being made in the image and likeness of God, no, it tells us that God, na din tayo din po, no, we are a creature of passion. Okay, sabihin mo sa katabi mo, you are a creature of passion.
Okay? Every one of us is born with passion, no? Alam niyo po, no, mahirap i-imagine ang buhay kung wala yung passion, kung wala po itong passion. To live without passion is to live a life without hope, without excitement, no? Meaning, if one is devoid of passion, he is living a pretty boring life. Right? Pag wala yung passion, napaka-boring po ng buhay, no? Siguro, no, to start with, maganda po, i-define muna natin yung passion. Okay po ba yun? But bago natin yun i-define, okay lang po bang manalangin pa tayo at imbitahan pa natin ang presensya ng Panginoon nang sa ganun, yung pong salita niya ay talaga pong tumimo sa ating mga puso at isipan. Are you ready for that? Sige, let's invite more of God in our midst. Let's pray. Father, we welcome, Lord God, more of your presence in our midst. Dalangin po namin na mangusap ka, hayaan po ang iyong salita to minister sa bawat puso ng bawat isa, Panginoon. And I pray, Lord God, that you ready our hearts to receive the message, to receive the word, Lord God. And I pray, Lord God, that the word, Lord God, this word, Lord God, will take into effect, Lord God, will grow, Lord God, into our hearts, Lord God, will produce fruit, Lord God, that will cause us, Lord God, to become more and more like Jesus. In Jesus' name we pray, let's say amen to that destiny. Amen. Let's say amen. Amen. All right. So, what is passion? No, let's define first, no, kung ano yung passion. And I would like to use the definition na ginamit po ni Rick Warren regarding passion. Sabi niya po dito, passion is when you want to give yourself to a cause, an idea, a person, or a task, right? So sabi mo nga, give. Yan. Sabi po dito, no, ang passion daw po is when you want to give yourself to a cause, to an idea, to a person, or to a task. Ibig sabihin, ibinigay mo ng buo ang sarili mo dun sa bagay na yon or dun sa tao na yon, no? Sabi nga po ni, ano, I remember si Winky Pratney, no? Sabi niya po sa isa sa mga quote niya, sabi niya, the young people of today, the youth, sino po po dito ang ano, young people pa? Yan, alright. Sino young people pa? Yan. Yung iba, medyo po. Yung iba, kahit na, ano, maedad, young pa rin po. Yan, okay? Ang age is just a number. Tama ba? Alright. So sabi po dito, the young people are always looking for something to believe in, something to live for, and if need be, something to die for. Right? Sabi po dito, no, ang mga kabataan daw po, kumbaga, they are looking, people are looking for something that they want to believe. Something that they want to give their life into, no? And doon po, no, doon po makikita natin na yung pala yung passion, no? That people are willing to give and to offer themselves, Lord God, so to a cause, to an idea, or to a person. Sabi nga ni Martin Luther King Jr., no, sinabi niya, if you have not discovered something that you are willing to die for, then you are not fit to live. Okay, sabi po dito, no, napaganda yung pagkakasabi. Pag hindi mo na-discover, hindi mo na-alaman kung saan mo ibibigay ang buhay mo, you are not fit to live. Pambihira, ang bigat ng pagkakabitaw nitong mama na ito, no? Sabi niya, pag hindi mo daw na-alaman kung saan mo iaalay ang iyong buhay, ang iyong kasibulang buhay, hindi ka karapat dapat mabuhay. Aba! Napakabigat ng pagkakabitaw niya dito. Kaya pala may mga tao na parang sinasabing walang saysay ang buhay ko. Bakit hindi nila nalaman kung saan nila iaalay ang kanilang buhay? Na wala na yung passion. Maari nung araw meron pa. Talagang ito ang aking, I am passionate for this, no? Kaya lang nung nawala na yun, naku, pambihira. Hindi niya alam kung saan na ilalagay ang kanyang buhay. Ang buhay ay naging boring na lamang. Pambihira, no? Tuloy natin yung definition ni Rick Warren. Sabi niya, there are many, many examples in history of the impact of one passionate person can have. One person who has a heart to do something. Okay, makikita daw po natin, if you will be looking into the in the history of mankind, you will notice and you will see, malalaman daw po natin that passionate people get results, no? They made an impact, no? They get things done. Okay, bigyan po na, may ilan siyang example na binigay dito. Si Moses, no, had a passion to release the slaves out of Egypt which had not been done for 400 years. Imagine mo, no, meron pong isang buong bayan, okay, around 1.5 to 2 million people na andun po sa bayan ng Egypt. Pero meron isang tao na nagkaroon ng passion to deliver itong nation na to, itong nation ng Israel out of the hands of Egypt, no?
At sila po ay nakalaya. Bakit? May passion. Tanong mo yung katabi mo, may passion ka ba? Yan, grabe, no? May passion ka ba, no? David had a passion to build a temple. Nehemiah had a passion to build a wall around Jerusalem. Paul had a passion to share the good news everywhere he went. Passionate people, the people who have changed the world, were not the smartest, the most educated, or the wealthiest, or even the most gifted. But the people who've changed the world, who have made an impact, were those who had a heart. Sabi mo nga, puso. Sabi mo sa atay mo, puso. Hindi nguso. Di ba yung iba sa atin, kumbaga nawala na yung puso, nagsalita na lang, nagsalita, mema lang, mema sabi lang. Pero nawala na yung heart, wala na yung passion, wala na. No, sabi niya dito, those who made an impact, those who had a heart, may puso, they had passion, they had conviction, they went with their heart. Okay? Pagka daw sila ay may ginagawa, they want to give them their all. Okay? People who make an impact in society, most often, they are people of passion. Grabe, no? Yung pala yung ginagawa ng passion. On the contrary, there are so many people who would go about their daily duties, many of whom live their lives without passion. Alam niyo po, no, pagka wala na yung passion, ang tingin mo sa lahat ng ginagawa mo, parang ano na lang, paulit-ulit. Ito na naman, Monday na naman. Ito yung mga taong nagtataka, bakit ang Monday to Friday ang haba, pero ang Saturday to Monday ang ikli. Bakit nang ikli ng Saturday to Sunday? Parang Lunes na naman. Papasok na naman ako. Kahit naka-work from home ka, maglalagin na naman ako. Anong gagawin ko? Wala nang gana. Okay? May kilala ba kayong ganun? Mga taong walang gana? Okay, pagka pinakain mo, walang gana. Kasi walang ulam. Kaya pala walang gana, wala nang ulam. Walang gana na wala na ng sigla. Okay? Sabi nga, na, may nagtanong nga, no? Sabi ng isang commercial po ng kape, para kanino ka bumabangon? Ha? Tanong mo yung katabi mo, para kanino ka bumabangon? Pambihira, ang gandang tanong no, no? Maring commercial lang yun. Bakit nag-make ng impact yun? Bakit may retention? Kasi totoo yun sa atin eh. It's a question of passion. Para saan ka bumabangon? Para kanino ka bumabangon? Is there a cause? Is there something that you're willing to give your life on? Okay? But when we lose our passion for life, that there is a deadness. Sabi mo nga, deadness. Pambira na, wala na ng buhay. So deadness that sets in, which we cannot seem to shake. Para bang may sobrang bigat na hindi mo maintindihan, sobrang lethargic ng pakiramdam mo. Bakit? Ba't hindi mo gustong bumangon? Ba't hindi mo gustong tumayo? Kahit na nag-alarm na pinipindot mo yung snooze at nagtataklob ka ulit. Ito yung mga taong kinain ng higaan. Nilamo na ng sistema ng kanyang unan. Di ba? Parang, pambira, babangon na naman ako. May mga taong gano'n na parang kahit kagigising lang nila, pagod ka agad sila. At puyat na naman kahit kagigising lang. Bakit nawala yung passion? Okay? And sabi niya, sabi dito, no, there is something that like a deadness na nagsesets in na hindi mo matanggal-tanggal. Na hindi mo maganon. Parang ba't nakakabit lang siya dyan? Nawala yung passion. And we end up telling ourselves and the people around us, my heart is not simply in it. Wala na pare, wala na eh. And minsan, siguro sinasabi ko, example, sa trabaho, sa pag-aaral. Iba't may mga bata na talagang ayaw nang pumasok, na wala yung passion. Papasok na naman ako. Kailangan ba talaga mag-aral? Saan ko ba magagamit yung trigonometry na yan? Ba't kailangan ng algebra na yan? Ba't kailangan hanapin yung x? Iniwanan ko na nga. Di ba? Why do we need to find that x? Di ba? Natatawa kayo. Di ba? Pero ganun na nangyari. And you know why? Because nawala na yung puso natin doon. And a lot of times, because of that, we don't know how to maneuver our lives. And minsan sa relationship din, sa mag-asawa.
Okay? Pag nawala na yung passion, ay pambihira. Nagsasama na for the purpose ng, kasi may anak kami. Kasi kahiyaan na lang eh. Para ano eh, baka ano sabihin ng mga kapitbahay, kaya kailangan. Pag lumalabas kami, nakangiti kami. Sama mag-holding hands, kunyari. For the purpose ng pakitang tao na lang, pero wala na yung tunay na passion. Eh, alam nyo po, no? Yung anong nangyari doon sa puso na yun, actually, hindi naman talaga tunay na nawala yung puso. Minsan, tumigas na yung puso mo at hindi na makaramdam. Nawala yung passion. Ito yung mga nagsasabi na ano, no, parang, because of the things that happen in their lives, because of the things that happen in them, ang nangyayari, no, nawawala na din yung puso natin sa mga bagay-bagay. Minsan, hindi naman natin gustong mawala na ng passion, but because of what people told about us, what happened on us, nawala na yung passion na yun. Ito yung mga tipong, ano, yung mga nagsasabi ng, ano, ng may tula ako dito eh. Sabi ng tula. Nang ikay ibigin ko, mundo ko'y biglang nagbago. Akala ko'y ikay langit, yun pala'y sakit ng ulo. Ha? Parang ganun eh, parang because of the things na nangyari, minsan binigay mo naman yung puso mo doon, pero because of the things that happen, nasaktan ka. Sabi mo noon sa akin, kailan may di magbabago, naniwala naman sa iyo, ba't ngayon iniwan mo? Kaya? Di mo lang alam dahil sa iyo, ako'y di makakain. Di rin makatulog buhat ng iyong lokohin. Kung ako'y muling iibig, sana'y di maging katulad mo. Katulad mo na may pusong bato. Wala nang passion. Tumigas na yung puso. And sometimes we think na gano'n na po, a life without a heart is a life that is not worth living. Ayaw natin yun. Kaya po pala sinabi ng ano, no, sabi dito, for out of our heart, no, it flows the wellspring of life. Kaya pala sabi ng Proverbs chapter 4 verse 23, sabi diyan, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. To lose heart is to lose everything. To lose passion is to lose everything. Sinabi ko na ba yung pamagat ng pag-uusapan natin yun? Hindi ko pala nasabi, no? Ang pamagat po ng pag-uusapan natin yun is to keep that fire burning. To keep our passion aflame. Na nagniningas muli yung passion na yun at hindi na siya muling mamamatay. And how do we do that? How do we have that? To lose heart is to lose everything. To lose passion is to lose everything. Therefore, we cannot afford to lose our passion. We cannot afford to lose our fire. Hindi natin gustong mawala yung apoy na yun. Sabi mo sa katabi mo, ayaw natin mawala yan. Tanong mo yung kabila, sabi mo, may apoy pa ba yan? Yan. About the fire, we need to add fuel to the fire. Alam niyo po ang apoy, hindi, pag nawala ng ano yan, ng tawag dito, yung, yan, ng fuel, no? Nawawala po. Ang ningas niyan. We need to keep the passion alive. And actually, there's a passage, no, isa po sa mga regulations na ibinigay ng Panginoon sa nation of Israel is to keep the fire burning. Basahin ko po siya sa Leviticus chapter 6, verse 12 to 13. Sabi ng NIV, basahin ko to. Leviticus chapter 6, verse 12 to 13. Sabi diyan, the fire on the altar must be kept burning. Okay? So dito, kung titingnan nyo po itong passage na to, these are yung Leviticus, yung start po niyan. Ang Lord po ay nagbibigay ng mandate, ng regulations. So kasi may pinapagawa ang Panginoon at sinabi niya isa sa mga regulations niya at rules niya, sabi niya, yung apoy dapat hindi mawala. The fire on the altar must be kept burning. Sabi diyan, it must not go out. Sabi mo sa katabi mo, it must not go out. Okay, sabi diyan, every morning, sabi mo nga every morning. Okay, every morning the priest is to add firewood. Sabi mo nga, add firewood. Okay, sabi mo sa katabi mo, gagatungan natin. Okay, ang problema, iba yung ginagatungan natin eh. Okay, ginagatungan natin yung mga problema natin, ang ginagatungan natin, yung mga chismis nung iba, ang ginagatungan natin, kumbaga, yung mga negative sa buhay natin. Okay, yun ang nagiging gatong, no? Pero sabi po dito, sa passage na to, ang sabi ng Lord, sa mga regulation natin, yung fire na yon. Okay? Ay hindi dapat mawala, hindi dapat mawala ng ningas. Every morning, sa madaling salita, araw-araw, sabi mo sa katabi mo, araw-araw.
Okay? Add firewood. Okay? And arrange the burnt offering on the fire. And burn the fat. Sabi mo sa atin mo, burn the fat. Grabe, parang may nangusap yun. Okay, burn the fat of the fellowship offerings on it. The fire must be kept burning on the altar continuously. Sabi mo nga, continuously. Sabi dito, patuloy. Hindi pwedeng may apoy, tas nawala. Uy, apoyan ulit natin. Hindi po ganun. Yung apoy na yun dapat hindi mawawala. Pag nakikita na umuunti na yung ano, yung gatong, dadagdagan daw po. It must not go out. Ito po, no, this is the regulation that the Lord gave about the fire that they are to receive. Okay? The Lord is the one, apparently ito pong apoy na ito na pinag-uusapan natin dito, this is not an ordinary fire. Na, uy, magsindi tayo. Meron ang post pro dito, sindihan natin yan. Uy, may apoy na tayo. Hindi po yun yun. Okay, ito pong apoy na to, ang Lord po, the Lord is the one who gave that fire. It is not man-made. Sabi mo sa sarili mo, not man-made. Okay, it is God-given. That fire is God-given. Alam niyo po, yung passion natin, hindi po man-made yan eh. Hindi yan parang, ano yung biglaan na lang pagising mo, uy, naging passionate ako kasi napanood ko si ganito. Uy, naging passionate ako, parang gusto ko na ding ano, sumingkit kasi yung mga ano, okay pala pagka-chinita. Okay? Uy, okay pala pagka mukhang opa, mag-o-opa na din ako. Naging passionate ka ba dahil doon nakita mo? Hindi po. Ang Lord ang naglagay ng mga passion na yan sa buhay mo. Kung ikaw po ay passionate sa numbers, kung if you are passionate about arts, passionate about songs, about music, passionate about teaching people, reaching out to the lost, hindi po yan bigla na lang na nangyari. Ang Lord po ang naglagay ng passion na yan, ng fire na yan sa puso mo. It is not man-made. And it cannot be manufactured. Okay, hindi po yan nalilikha ng pabasa na. Actually, makikita niyo po yan sa, moving forward, no, in Leviticus chapter 9, verse 24. Ito na po yung binigay na ng Panginoon yung fire na yun. The fire came out from the presence of the Lord and consumed the burnt offering and the fat portions on the altar. And when all the people saw it, they shouted for joy and fell face down. Nag-worship sila kay Lord. Ang Lord ang nagbigay ng apoy na yon. Tapos ito yung sinutukoy na, okay, itong apoy na to hindi dapat mawala. Sabi mo sa atin mo, hindi dapat mawala. Ay? And ngayon, actually, moving forward, no, sabi ko nga, no, it cannot be manufactured, but God has ordered man to keep the fire burning. Alam nyo po, no, pwede ba nating i-manufacture yung passion na yan? Kumbaga, okay, create tayo ng passion natin. Pwede naman. Actually, there's also a story moving forward dito sa Leviticus chapter 10 na meron pong gumawa ng sarili nilang apoy. Alright? Nadab and Abihu. Aaron's sons, Nadab and Abihu, Leviticus chapter 10 verse 1, took their censers, put fire in them. Sinong gumawa ng apoy? Si Nadab and Abihu, no? And added incense and they offered an authorized fire before the Lord. Contrary to His command. Alam niyo po, no? Ang Panginoon ang nagplant within you, within us, that passion and that desire for good things. Yung inilagay ng Panginoon sa iyo, passion mo for your wife nung araw, ang Lord ang nagbigay niyan. Hindi yan bigla na parang ako na lang to, ako lang to. Gagawa lang ako nito. Passion ko mag-aral ngayon. Pero ang question, ba't unti-unting nawawala? Tanongin mo katabi mo, bakit nawawala? Posible kaya kasi hindi na nagatungan. Hindi nalagyan ng firewood. Okay? Now, alam niyo po, no, kailangan nating gawin, kailangan nating pagningasin muli yung passion na inilagay ng Panginoon sa puso natin. Bawat isa po sa atin, magkakaiba tayo ng passion. Magkakaiba tayo ng giftings, magkakaiba tayo ng desire na inilagay ng Panginoon sa puso ng bawat isa. Maaring yung gusto nyo, iba, hindi yun yung nais ko. Maaring yung skills and yung talents na binigay sa inyo ng Panginoon, hindi ganun din yung sa akin. Or hindi ganun katulad ng nasa katabi mo. Right? Pero ang question, paano ba natin mapapanatili at masasagot yung sinabi ng Panginoon, keep the fire burning? Tanungin nyo katabi mo, paano? Yan. Sasagutin natin yung tanong na yan. Are you ready? Are you excited for that? Alright, sagutin natin yan. 3 keys to keep your passion burning. Yan. 3 keys to keep your passion burning. Right. 3 bagay. Are you ready? Are you ready? Tanong mo yung katabi mo. Ready ka na ba?
Yan. All right. Number one. Ito po yung pinakauna. To keep the fire burning, number one is this word, visualization. Sabi nyo nga, visualization. Yan, visualization. Okay. Ano po ito? This is sustaining the mental picture, the mental photograph of what you want to receive from the Lord. Right? Kung ano yung nilagay ng Panginoon sa puso mo is to sustain that. To have and to sustain that mental picture. Right? May gusto lang po akong i-address very quickly. Ito po ay hindi katulad, ang tinutukoy ko po dito ay hindi yung manifesting. Nadinig nyo na ba yon? Sa generation na to, makikita nyo sa social media, oy, manifesting. Ay, hindi po yon. Ano yung manifesting at ano itong visualization? Ano yung pinagkaiba ng dalawa? Una, no, when we talk about yung manifesting, yung ginagawa ng generation na to, it is a new age idea na sinasabi na pagka daw pinicture mo sa mind mo ang isang bagay na nais mong mangyari, ang universe ay mag-a-align at parang na-attract mo yung bagay na yon. Okay? Sa madaling salita, it is your effort on your own, self-made, at ikaw ang didiskarte nang sa ganun makuha mo yung bagay na yon. Okay? Minamanifest mo at gusto mong makuha yon. Yeah, mamanifest ko to. Manifestation as a self-help exercise refers to focusing your thoughts on a desired outcome. Ifo-focus mo yung thoughts mo. Ito. Tapos yung iba sinasabi niya, ano ka, mag-print ka ng ano, mag-picture. Or panoorin mo yung bagay na yan. Ito yung lagi mong isipin, gawin mong ano, ano yun? Wallpaper. Pag yan ginawa mo wallpaper, ma-attract mo yan. Magma-manifest yan eventually. Pero ang tanong, bakit yung iba? Napakadaming OPA picture ang meron sa kwarto nila. Hanggang ngayon, wala pa rin silang OPA. Upo lang. Diba? Ba't wala pa rin yung OPA ko? Diba? Pero, ngayon, ang problema po dito, pagka nakasalalay lang sa sarili nating lakas at sarili nating effort, mapapagod ka, kapatid. Mababayaran ko yung utang ko na to. Manifest, manifest. Yayaman ako, manifest. Okay? Pero napagod ka na. Kaya yung passion, nawawala. We're putting so much on our shoulder. And we want that fire. And we are manufacturing that fire. And we're thinking, eto na yun. Oo naman, totoo naman, ma-excite ka pag nakita mo yun. Ito yung coaching gusto ko. Ito yung bahay na gusto ko. Ito. And you will work hard, super hard, ultra hard, mega hard. Tinodo mo lahat. Pero at the end of the day, you will say, nakapagod. Hanggang ngayon, wala pa rin. Pastor, totoo ba ang Diyos? Oh, babaps, hindi si Lord John. Sarili mo, di ba? Diskarte mo. Tapos sabi mo, Lord, pero bakit wala? Teka, hindi si Lord. Diskarte mo eh. May na-manifest mo sa sarili mo eh. The difference about visualization, actually, ito mini-mix up na ng New Age yung ano eh. Yung word na visualization na messed up na. What, you know what's the difference? It is the eyes of faith. When you talk about having that vision once again, you're using that eyes of faith, and there is an object of that faith. And I would like to read that in Proverbs chapter 3 verse 5 to 8. Trust in the Lord with all your heart. Sabi mo nga, trust in the Lord. So si Lord, kanino ka nagtatrust? Hindi sa diskarte mo. Hindi dun sa picture na tinititigan mo. Nakailang panood ka na ng Crash Landing on You, wala ka pa rin Captain Ray. Hindi pa rin dumadating si Caroline Chu ng buhay mo. Ano nyo ba yun? Riha, abang ka ng abang, wala pa rin. Why? Because you are depending, you are trusting on your own self. You are trusting na pag ito po ang tinignan ko, mag-a-align ang lahat at makukuha ko ito. No? There is an object here, and the object of that trust is the Lord. Trust in the Lord with all your heart. You align your heart with the Lord. Do not depend on your own understanding.
Pambihira tayo kasi ang dami nating alam. Sino dito nagsasuggest ka kay Lord? Lord, pwede. Lord, ito ang aking ano, ito po ang aking plano, Lord. Lord, dapat ito yung mga mangyayari. Di ba, Lord? Ito po ang gusto mong mangyari, di ba, Lord? Hindi mo tinanong, Lord, ito po ba ang gusto nyo sa akin? Lord, anong will mo para sa akin? Lord, kung ano yung will mo, gusto ko mag-align yung puso ko sa'yo. Tapos nagagalit tayo pag hindi nangyari. Anong kinalaman ng Lord dun sa manifesting mo? Ikaw naglagay ng picture na yan dun sa lugar mo eh. Tapos dahil hindi nangyari si Lord, ang may gawa. Here, the encouragement is trust in the Lord with all your heart. Hindi ka piraso. Sabi mo sa katabi mo, lahat. Buong puso. You know, human being, we have a tendency to manufacture our own fire, our own passion, and to be enthusiastic into one thing. And we're thinking na, Lord, sa'yo to, di ba? Nope. Gawa-gawa mo yung apoy na yan. Parang Nadab and Abihu. Tapos sasabihin mo, hindi, sabi ng Lord eh. Hahanap ka ngayon ng Bible verse. Ito po, sabi ng Lord. Ha? Inalign mo ang Lord sa'yo? Aba, di ikaw na ang Diyos. Tapos nagtataka tayo, Lord, ba't hindi nangyari? Ikaw ang diskarte mo eh. Are we getting this, Destiny? And right now here, ang ganda ng pagkakasabi, trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. Seek His will in all you do. Sa lahat daw ng ginagawa natin, Lord, anong gusto mo dito? Alam niyo po, even, alam niyo po ba na pati ang paggastos natin, dapat pala tinatanong natin, Lord, bibiling ko ba to? Lord. Lord, saan ko gagastusin tong pera na to? Lord, i-check out ko na ba? Naka-sale. You know, our spending is a spiritual thing as well. And He will show you which path to take. Don't be impressed with your own wisdom. Instead, fear the Lord and turn away from evil. Then you will have healing for your body and strength for your bones. There's a story of a woman. We talk about this woman many times sa church natin, no? Basahin ko to, Mark chapter 5 verse 25 to 29. This is a story of the bleeding woman, the woman that is bleeding for 12 years. Ang mga women po, meron kayong monthly period, tama? So sasabihin ko sana, meron tayong makikitayo. Meron kayong monthly period, di ba? So 28-day cycle. And itong period na to, tumitigil naman. And apparently, itong babae na to, there's a woman in the crowd who had suffered for 12 years with constant bleeding. Siya po ay dinudugo for 12 years. Non-stop. She had suffered a great deal from many doctors, and over the years, she had spent everything she had to pay for them. But she had gotten no better. In fact, she had gotten worse. She had heard about Jesus, so she came up behind Him, threw the crown, and touched His robe. And ito yung visualize niya. For she thought to herself, if I could touch His robe, I will be healed. The difference about doon sa kunyakwento ko, sa sinasabi ko sa inyo kanina, is this woman is aligning herself to Jesus. The difference is Jesus is here. At ang sabi niya, Lord, kung mahahawakan ko lang yan. At alam niyo, ginawa nitong babae na to, she pushed herself through the crowd. Okay, bigyan ko lang po kayo ng context. Ito pong, pagka po dinudugo ang tao nung araw, especially sa culture nila, they are considered unclean. Okay? They cannot, hindi mo pwedeng hawakan tumat. At ikaw, itong ginawa niya na to, siya po ay pwedeng ma-stone to death. Kasi she is causing a lot of people unclean. Kasi na-touch niya or nahawakan niya. Dahil dinudugo siya, nang hawak siya ng iba, sila din po ay magiging unclean. At siya po ay pwedeng mapatawa ng kamatayan for this very cause, no? Pero sabi dito, no, naisip niya, kumahawakan ko lang lilayan ng damit ni Jesus. And this woman went there, touched the hem, the
the robe of Jesus. And sabi po dito, immediately, verse 29, the bleeding stopped. Tumigil daw po yung pagdudugo, and she could feel in her body that she had been healed of her terrible condition. Have you been into a terrible condition? And sabi po dito, that woman, when she touched Jesus, okay, not touch a picture na nilagay niya, magaling na babae, hindi dinudugo, hindi ganon. Jesus is the object. And sabi po dito, she touched Jesus and she had been healed of her terrible condition. And Jesus realized at once that healing power had gone out from him. So he turned around in the crowd and asked, "Who touched my robe?" So ngayon, yung mga disciples niya, pambira nun si Lord. Dami kayong humihipo sa kanya, siksikan nga eh. Lahat gusto siyang hawakan, tapos magtatanong ka, sinong humawak? Lord, talaga, tatanong ka, tatanong. Pero siyempre, dinilaga na nun si Jesus, di ba? So, pero ako lang yan, sigurang, sorry po Lord. Pero, really, pag binabasa niyo yung word ng Lord, you need to see the drama behind. Eh, siguro, napakamot yung mga disciples. Ano si Lord, tanong ng tanong. Pero ano ba to si Lord? May, ano ba, ba't niya tinatanong kung sino humawak? Lahat humawak sa kanya eh. So ngayon, sabi dyan, look at this crowd pressing around you. How can you ask, who touched me? But he kept looking around. Jesus kept looking around. Sabi mo sa katay mo, Jesus will keep looking around. Jesus will keep looking around to see who had done it, who touched me. Then the frightened woman, trembling, akala niya, nung hinahanap siya, akala niya, pambira, may humawak sa akin, alam ko may dugo yun, unclean yun. Baka iniisip ng babae, papagalitan ako, papatayin ako, stone to death ako dito. Pero na narealize niya, trembling at the realization of what had happened to her, she came and fell to her knees in front of Jesus, of him, and told Jesus what she had done. Sabi niya, Lord, ako po yung humawak, sorry po. And he said to her, daughter, your faith has made you well. Go in peace. Your suffering is over. When you talk about visualization, you're talking about having faith. You are looking in the eyes of faith. Not in the eyes of what the world is saying, not in what you want for yourself, but in the eyes of faith. When you're talking about visualization, to keep that fire burning, to keep that desire burning, you need to look in the eyes of faith. You need to have a lens of faith that you are looking in the things na maaring wala pa, but because Jesus is there, I am looking unto Him, and when I look unto Him, it will be done because nothing is impossible with Jesus. With ourselves, kung tayo lang, diskarte natin, imposible po. But with Jesus, nothing is impossible. With God, nothing is impossible. Now, the recommendation here is visualize. Visualize that you're aligning yourself in the Lord. Looking in the eyes of faith and asking, Lord, what do you want me to do? And this woman, ganun ang pagkakasabi niya, if I can only touch, napipicture out niya, kung mahahawakan ko lang yung laylayan ng damit ng aking Panginoon. Now the question to us is, how do we picture ourselves with the Lord? How do we picture ourselves? How do we visualize ourselves aligning to the will of the Lord? Grabe, no? Basahin ko to. 1 Corinthians chapter 9, verse 24 to 27. Sabi diyan, do you not know that in a race, all the runners run, but only one gets the prize? Run in such a way to get the prize. Everyone who competes in the games goes into strict training. They do it to get a crown that will not last, but we do it to get a crown that will last forever. Ang ganda po nung illustration na ginamit ni Paul dito sa church sa Corinth, no. Sabi niya dito, nung araw daw po, ang mga sikat po yung takbuhan nung araw, running, takbuhan 'yan. So, Olympics yung pinag-uusapan dito. Sabi po dito, sa takbuhan daw na ito, lahat daw naghahanda and they undergo themselves, they went into a strict training. And hindi ko po alam kung ilan sa inyo po yung tumatakbo ng seryosong takbo. Pero pagka po may mga competition, talaga mag-exercise ka.
may pinaghahandaan ka, may binibit kang time, titingnan mo, ayusin mo yung ano, yung bawat hakbang mo, yung breathing mo, yung hydration mo, binabantayan lahat yun. There is strict training. Bakit? Kasi daw ang pinipicture out itong mga tao na to na naghahanda sa takbuhan is a crown that will not last. Alam niyo po kung anong klaseng crown ang meron sila noon? Dahon lang. Dahon po ng ano, laurel. Dahon ng laurel. Yan. So ngayon, ang dahon ng laurel ay nilalagay sa adobo. Yan. So ako po hindi naglalagay ng dahon ng laurel sa adobo, pero marami po ay gumagamit noon. Naglalagay ng dahon ng laurel sa adobo. Imagine nyo, yun, naghahanda sila napakatindi para sa dahon ng laurel. Yan. Pero sabi po niya dito, no, we do it not for that crown, but for the crown of that will last forever. Sabi niya dito, therefore I do not run like a man running aimlessly. I do not fight like a man beating the air. No, I beat my body and make it my slave so that I, after I have preached to others, I myself will not be disqualified for the prize. Having that picture, having that faith, eyes of faith, visualization. Nope, I'm doing this for Jesus. I'm aligning this for Jesus. Having that vision, magugulat ka, passion will arise once again. At hihingi natin yun sa Panginoon. Are you excited for that? Amen, amen. Philippians chapter 3, verse 13 to 14. Sabi po dito, no, dear brothers, I am still not all I should be, but I am bringing all my energies to bear on this one thing. Sabi nga, one thing. All energies. Grabe, all energies for this one thing. Ano yung one thing na yun? Forgetting the past and looking forward to what is ahead. Looking, visualizing what is ahead. I strain to reach the end of the race and receive the prize for which God is calling us up to heaven because of what Christ Jesus did for us. Again, the object is Jesus. Looking forward unto what the Lord is about to do para sa atin. And you know, removing our eyes unto Jesus, magugulat ka, mawawala yung passion. Mapapagod ka. Nakakapagod naman talaga ang mundong ito. Tama ba? So hindi ito napagod na. Kaya nakakapagod. Kaya na, traffic, sumakay ka lang, naupo ka lang, kakapagod tong traffic na to. Lalo na kung manual yung sasakyan mo sa EDSA, di ba? Grabe, namimintig na yung paa mo sa clutch, di ba? Grabe, hindi pa rin ako nakakarating. Ando na yung parking, wala pa rin ako. Nakakapagod yun. Di ba? Sa bahay, sa mga magulang, pag tinitingnan mo yung anak mo, nakakapagod. Dodo ng dodo tong bata na to. Mahal-mahal ng ano, ng formula milk. Ilang libo, wala pang isang linggo, ubos na agad. Napakalakas uminom. Di ba? Sa mga bata, sa mga nag-aaral, pambira, nakakapagod mag-aral. Kapag nawala ang vision na yan. Now look unto the Lord again. Lord, give that vision once again to me. Pinapagawa mo sa akin to. I am here in this very situation because I'm about to do something. Lord, give that to me once again. Amen. Let's gain that passion once again. Amen. Pangalawa. Alright, almost na tayo. Sir, pa suyo po ako dito sa unahan. Okay. Pangalawa, associations. Sabi nyo nga, associations. Ano tong associations? By this, we mean wholesome relationships that create momentum toward your God-given call and destiny. Alam niyo po, yung mga tao na tumutulong sa'yo, there's someone in the corporate world who said that you are is the sum total or the average of the people that you are associated with. Kung sino yung mga kasama mo sa buhay mo, mga kaibigan mo, ikaw daw ay ang average nun. Ngayon, tingnan mo, ikaw ba ay pabawas ng points sa mga kaibigan mo or padagdag ka? Alright, so, or sino yung mga kinakasama mo? Okay. It is exceedingly important to have the right kind of friends. Many people have lost motivation for their dreams. Bakit? Because they are associated with faithless and foolish people. Okay, may mga ganun ba kayong kaibigan? Okay, yung lagi mo silang kasama, pero nako, napahama ka dahil sa kanila. Sabi nga sa Proverbs 13 verse 20, he that walk with the wise, with wise men shall be wise, but a companion of fools shall be destroyed. Alam niyo po, itong mundo na ito,
hindi po siya mabait at siya po ay talagang dangerous sa mga pangarap natin. So, yung pangarap na inilagay ng Panginoon sa atin, sa ating passion, no, ang mundo na ito will always try to destroy that. Okay? You have to learn to disregard the unkind words of critics. Madami po magsasabi ng mga negative words patungkol sa'yo. Pag may pangarap ka, may passion ka, magsasabi, nako pare, hindi mangyayari yan. Ikaw? Siya? Pare, asa ka pa. Isang ganun nangyari. And tayo, no, we need to dare to reach to for companions of great thinkers. Learn how to walk among the giants. Sabi nga, no, you can even do that by reading books, no? Sabi nyo nga, books. Okay? I read something from J. Oswald Sanders years ago sa spiritual sa book niyang Spiritual Leadership. And I would like to read this about reading sa mga librong binabasa natin. If a man, I would like to read this, if a man is known by the company he keeps, so also his character is reflected in the books that he reads. Or in our context, kung ano yung binabasa mo. Kasi ngayon, yung iba, naka-e-book, naka-PDF, e-reader, o kaya meron ka mga blogs na binabasa. Alam mo ba that you are defined by the blogs that you're following and reading? Kung anong binabasa mo, anong pinapakinggan mo, sino, kanino ka associated? A leader's reading is the outward expression of his inner aspirations. The vast number of titles pouring from presses today makes discriminating choice essential. We can afford to read only the best, only that which invigorates our mission. Our reading should be regulated by who we are and what we intend to accomplish. Ang tanong, ano ang binabasa mo? Sino ang fina-follow mo? Proverbs chapter 27 verse 17, it says here, as iron sharpens iron, so a man sharpens the countenance of his friend. Yung bang kaibigan mo, yung mga kinakasama mo, pinapatalas ka ba niyan o pinapapurol? Yan. Tanong yung katabi mo, pinapatalas ka ba o pinapapurol? Ah. And we need to rethink. Okay? Sabi nga, no, we need to read to refill the wells of inspiration, to be inspired and motivated once again, no? Sabi ng Hebrews chapter 12 verse 1, sabi dito, so since we stand surrounded by all those who have gone before, an enormous cloud of witnesses, let us drop every extra weight, every sin that clings to us and slackens our pace, and let us run with endurance the long race set before us. Hebrews chapter 10 verse 24, let us consider how to inspire each other to greater love and to righteous deeds. Okay? Yung ba mga nakakasama mo, ini-inspire ka? Are these people weighing you down or tinutulungan ka, inaangat ka nila? Ha, nagkakatawa na yung mag-asawa doon, di ba? Nagtatanong na, yun naman tropa mo. Kaya yung tropa mo na to, laging nagsasabi na, pare, shot tayo! Yeah, puro ba ganun? Yeah? And we need to rethink. Tingnan natin yung buhay natin, tingnan natin yung mga kaibigan natin, tingnan natin yung mga fina-follow natin. Okay? Some of you, you may need to unfollow a lot of people sa inyong mga social media accounts. Kasi makikita mo, pag-scroll mo lang, pambira, ano to? Eh, yung sinishare niya, nakikita mo sa feed niya eh. Lumalabas sa feed mo. Ang ganun yung pagkakasabi, feed. Yun ang nafi-feed. Grabe, no? Ang social media, fini-feed tayo. Grabe. Number three. Okay? Number one, visualization. Number two, association. Think about this. Sino yung mga tao nakakasama natin? And number three, and I will end with this, concentration. Sabi nyo nga, concentration. Nakainom na ba kayo ng ano? Ng concentrated na ano, na drink. Ha? Puro yung concentrated, 100% grape juice. Yeah, concentrate. Tinititigan mo lang. Concentrate, sorry. So, ang tito joke nun ah. Daddy joke. Alright, so, concentration. So, what do you mean by that? Focus. Meaning to say, unadulterated. Walang halo. Puro. Concentrate. Okay, concentration, focus. One of the most important things that we can learn is to give total attention to one thing at one time.
Okay? Alam niyo po ba na ang brain natin thinks like that? Hindi yan kayang mag-multitask. Yung multitasking is a myth. It is just task switching. Mabilis ka lang mag-switch ng task. Hindi ka talaga nag-multitask. Walang multitasking na sabay ginagawa mo lahat. Hindi po ganun yun. Okay? Nag-switch ka ng task. Mabilis lang, sobrang bilis. Na nagmumukhang multitask in one time. Pero yung brain natin has no capability like that. And actually, meron pong research na pag daw po ikaw ay nagmumultitask, bumababa ang productivity ng isang tao. Sa trabaho, sa pag-aaral, sa pamilya, or whatever you're doing. So, multitasking is not recommended, no? So, and alam niyo po, no? Ang tao has that capability na talagang mag-focus. Nilikha tayo ng Panginoon for that focus. And even our heart. Kung mapapansin niyo po, tingnan niyo po yung puso niyo. Yung puso natin. Hawakan niyo po. Yan. Tumitibok pa po ba? Ayan, yung puso po na yan, iisa lang. Okay, iisa lang yung puso na yan. How we wish na we were created. Bakit ba yun? Lord, bakit ba isa lang yung puso natin? Hindi ba pwedeng dalawa? Kung mapapansin natin, the way the Lord created us, tigagalawa may pares. Dalawa mata natin, dalawa tenga, dalawa butas ng ilong, dalawa po ang ating kamay, dalawang paa, okay? Dalawang tuhod, okay? Ang kidney natin, dalawa. Okay? Ang lungs natin, dalawa. Ang kidney, dalawa din. Small and large, hindi magkaiba yun. So, dalawa, di ba? Pero yung puso natin, bakit iisa? Di ba? Parang, actually, meron nga po nagtanong, sabi niya, parang kailan lang? Ang buhay ko'y walang gulo. May minamahal at may minamahal ako. Nang makilala ka, buhay ko'y biglang nagbago. Ako'y nagtataka. Puso ko'y litong-lito. Bakit nga kaya iisa ang puso natin? Di naman natin maaaring hatiin. Sana dalawa ang puso ko. Hindi na sana nalilito kung sino sa inyo. Sana dalawa ang puso ko. Hindi na kailangang pumili sa inyo. Opa! Si Jano Gibbs po yung nagtanong nun. Sabi niya, sana dalawa! Bakit ba iisa? Well, God created us to just have that concentration. And alam niyo po, no? Pagka ikaw po ay hati-hati, mawawalan ka talaga ng passion, mapapagod ka. Okay, many people allow themselves to be scattered, to ma-scatter yung attention nila, no? Nanggugulat po tayo na a lot of us, no, and the enemy will always place those distractions unto us. Magugulat ka, maghahain ang demonyo ng sari-saring distraction. And this generation, as per research is saying, okay, this is the most distracted generation. Pambihira ang distraction po dito. Talaga nga naman, minsan kausap mo, napapatingin ka, nag-uusap tayo, magkaharap tayo, ba't mo titingnan yung phone mo? Eh, kasi nag-ring eh, nag-vibrate. Sabi, hold duck and cover. Na-distract ka na dahil doon. Okay? Na-distract ka dahil sinabi na wala ka ng load. Nag-vibrate, sinabi na your Facebook will be deleted. Scammer pala. Nakareceive kayo ng mga ganon. Grabe, and ikaw nagpapanik ka na. Ano yung ginagamit? Hindi ko alam kung nakareceive kayo ng mga ganon. Your Facebook will be deleted. Click this link. To be, ikaw, kailangan i-click, ano ba to? Clinic mo, ayun na, na-distract ka na. A lot of distractions are here in this generation. It's being placed on our plate. And apparently, no, kung tayo po ay madidistract, magugulat ka, madidistract ka sa God-given goal na binigay ng Lord sa'yo. Pag tumingin ka sa social media, ang daming tao ginagawa, uy, siya, nagbakasyon sa ganung lugar, makapunta din nga. Tanong, pinapagawa ba ng Lord sa'yo yan? Uy, talaga, ang ganda naman ng ganun. Gagawa nga din yun. Uy, siya nag-ano din. Laki ng kita niya dun sa vlogging niya. Magva-vlog na din ako. Welcome to my Facebook channel. Question, pinapagawa ba ng Lord sa'yo yan? Naka-concentrate ka ba? Naka-focus ka ba nun? O nami-misfocus ka na? Alam niyo po ba ang mata natin? Ang mata natin may autofocus. Alam niyo yun? Ang mata natin merong autofocus. Pagka tumingin ka, nag-refocus yan. Nag-autofocus ang mata natin. Nung pong araw, hindi ko po alam kung naabutan nyo yung mga camera na nag-out of focus. Pagka pinicture and blurred. Mayroon ba kayong ganon? Ang ganda ng picture mo sa kanya, ang linaw, pero nung siya nag-picture sa'yo, out of focus. Ang labo. Proud na proud pa siya. Okay na ba to? Anong okay yan? Ang labo.
may nakaka-bad trip yung ganun, di ba? Yung anlabo. Sabi mo sa katayo mo, anlabo! That's why we need concentration. Ayaw natin ng malabo. Okay? Ganda nung pagkakasabi yung binanggit natin kanina. Sabi sa Philippians, focus, forgetting what is behind. One thing I do, straining what is ahead. Basahin ko sa Hebrews chapter 12, verse 1 to 3. Basahin ko to. Sabi dito, therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. Let us run with perseverance the race marked out for us. Ganda ng verse 2, sabi dito, fixing our eyes on Jesus. Ganda, sabi to. Sabi mo sa katay mo, fix your eyes on Jesus. Sabi niyan, the pioneer and perfecter of our faith, the author and the finisher of our faith, for the joy set before him, he endured the cross, is scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Verse 3, consider him. So we consider always Jesus. Jesus is our the object of our focus, of our vision. We look unto him. Consider him who endured such opposition from sinners. So that, bakit daw tayo magpo-focus sa kanya? So that you will not grow weary. Hindi mawala yung passion mo. Hindi mawala yung fire. And so that you will not lose heart. Hawakin puso mo. Andiyan pa ba? And we will recover that fire once again. We will recover that passion once again. Again, I would like to read what was mentioned by the Lord in the regulations do sa Leviticus. The fire on the altar must be kept burning. It must not go out. Every morning, the priest is to add firewood and arrange the burnt offerings on the fire and burn the fat of the fellowship offerings on it. The fire must be kept burning on the altar continuously. It must not go out. Sabi mo sa katay mo, it must not go out. Ganda ng pagkakasabi, we fix our eyes unto Jesus. Are you there, Destiny? Tayo-tayong lahat, tayo po'y mananalangin. Right now, we'd like to reflect and to think, how's that passion, how's that fire na inilagay ng Panginoon sa puso mo? May apoy pa ba? Aandap-andap pa ba? Or because of the associations that you have, the focus, the distractions na meron tayo, nawala na yon. Maaring the fire is not ablaze anymore. Right now, I would like you to close your eyes. I would like you to close your eyes. And I want you to think, Lord, show me that passion once again. Show me that fire once again. Right now, if you're that person, you know, Lord, nawala na po yung passion ko. Nawala. Yung apoy ko, Lord God, meron pang, nagniningas pa naman, Panginoon, pero kailangan ko ulit pag-alabin. Probably before, the Lord is giving you passion, the Lord has given you some dreams, but somehow because of the circumstance, nakalimutan mo na, hinayaan mo na lang mawala yung apoy na yan. Right now, all eyes closed, all heads bowed, and if you're that person, you're saying, Pastor, I think that's me, the Lord, the passion has lost, and I want it back once again. Right now, if you're that person, I want you to raise your hand, and I would like to pray for you. Yes, Lord. Yes, Lord. Father, you're seeing the hands, Lord God, of these people. You're seeing, Lord God, you're seeing their heart, Lord God. And Father, dalangin po namin, Panginoon, dalangin po namin, Panginoon, we want the fire back, Panginoon. Set us ablaze once again. We want to keep the fire burning. At times, Panginoon, we're losing our focus, Lord God. We're looking to a lot of things that this world has to offer, Lord.
We're looking unto the wrong things. We're associated with wrong people, Lord God. But right now, Lord God, we would like to focus unto you. We would like to fix our eyes unto you, Lord God, the author and the perfecter of our faith. Right now, come on, Destiny. Right now, we'd like you to look unto Jesus and tell to the Lord, Lord, I'm looking unto you, Lord God. I want to fix my eyes unto you, Lord. In Jesus' name, in Jesus' name. In Jesus' name, Lord God. In Jesus' Father, you're seeing, Lord God, these people. You know their hearts, Lord God. You know what's happening in their lives, Lord God. You know what's going through, Lord God. And Father, right now, minister unto them, Lord God. Minister unto them, Lord. In Jesus' name, in Jesus' name. In Jesus' name, come on. Receive that fire once again. Receive that passion once again. That passion once again. In Jesus' name, Father, right now, we ask, Lord, that you move in our lives, Panginoon. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. With your fire. Come on, just tell it to the Lord. Your fire burns within me, burns within me. With your fire, yes, your fire, your fire. Father, right now, I pray, Lord God, for these people, Panginoon. I pray, Lord God, for your congregation, for your church. Cause us, Lord God, to have that passion once again. And we remember, Panginoon, that you are our high priest. When you mention, Lord God, in Leviticus, that the priest is to add firewood and arrange the burnt offering on the fire. Father, we remember that you are our high priest, Lord. On our own, Lord God, it's impossible, Lord God, for us to do it. But Jesus, we remember that you are our high priest, Panginoon. And Father, as you are keeping the fire burning, Lord God, give us your grace, pour out your grace, enable us, Panginoon, to align our vision unto you, to visualize with you, Panginoon, to associate and to the right people, Lord God, and let go of the wrong and the unwholesome relationship that we have. And right now, for some people right here, the Lord is telling you, you need to
to get away from some people that you're associated right now. Jesus' name. And Father, right now, cause us, Lord God, to focus unto you, Panginoon. To fix our eyes unto you. Enable us, Panginoon. Let your grace cause us to focus unto you. In Jesus' name. In Jesus' name. For some of you, the Lord is reminding you to go back to your Bible reading, to your devotions. For some of you, the Lord is inviting you to join prayer meetings once again. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Father, have your way. Ikaw po, Lord, ang manguna sa bawat isa sa amin, Panginoon. And we surrender our lives unto you. We would like to focus unto you, Panginoon. We consider you, Lord God, the one, Lord God, who gave your life unto us. Cause this picture, Lord God, cause this realization, Lord God, for us, Lord God, to not become weary, for us not to lose passion, and to keep the fire burning. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. For some of you, if you're here,